Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Paunang mensahe po ninyo, love will get you through. Ayan, love will get you through. Dahil sa pag-ibig, no, malalampasan ninyo ang kahit anuman ang inyong sitwasyon. Lalo-lalo na kukusapin pag-ibig din yan, ba? Diba? Kasi with love, you know, and that is a very broad, ba? Diba? Na feeling, na emosyon, napakalawak niya. Kapag love ang pinapairal natin, talagang malinis ang ating mararamdaman, malinis ang puso natin, you know, hindi tayo titingin sa kung ano ang hindi maganda about a person or about a situation, hindi natin papansinin kung ano ang mga flaws, kung ano mga imperfections ng mga tao, sitwasyon, di ba, kapag meron tayong love sa puso natin, di ba, we are just going to look at things, people, situations in the eyes of love kapag kaganon. And yun ang magiging daan dito para malampasan ninyo ang lahat-lahat ng kung ano man ang problema pinagdadaanan ninyo. And also believe in miracles. Gemini, believe in miracles dahil when you do believe that there are miracles, miracles will unfold talaga sa buhay ninyo. Maybe you are also praying for miracles. You are getting that, Gemini. Yun ang napipick up ko dito. Magtiwala lang kayo, no? Magtiwala kayo. Trust in God. Trust in the divine. Dahil yung miracles naman that happens, di ba? At a time na talagang kailangan ninyo, no? Nagpapadala ang Panginoon ng mga milagro sa buhay natin, no? Sa panahon na kailangan natin yan. So we also have Four of Pentacles, ayan, control. Maybe this is regarding to your finances, no? Take control of your finances. Make sure na ano kayo, nasa budget kayo lagi. Financial discipline is also important at this time sa inyong sitwasyon pangkaperhan, no? Paigtingin ninyo ang disiplina sa paggastos, make sure na nagbo-budget talaga kayo, right on budget kayo lagi, yung mga ganon, ano? Gemini, so ang pinaka-message sa inyo dito, you know, parang take control of your money, take control of your budget, manage your money wisely, manage your resources wisely, okay? We also have Nine of Swords and we have Seven of Pentacles. Ayan. So, si Nine of Swords, no, stress ito. Maaring meron kayong problema pinagdadaanan sa buhay sa ngayon and you are overthinking and you are analyzing things, overanalyzing things, kaya nai-stress kayo, no? Because otherwise, if kalma lang kayo, chillan lang kayo, hindi ganito ang mangyayari sa inyo na alam mo yun, you are also having that sleepless nights, you are also having that super, ano, yung parang wala na kayo sa balanse, no? Yung wala kayo sa balanse, hindi kayo nakakapag-isip ng maayos. And you know what? Even siguro pagkain ninyo, hindi kayo nakakakain na ng maayos, hindi kayo nakakatulog ng maayos. And that is because you are overthinking or maybe overanalyzing your situation. No, Gemini, unang-unang Gemini, isipin ninyo na walang challenge, walang problema sa buhay na binibigay sa atin ng Panginoon na hindi natin kayang solusyonan, na hindi natin kayang alampasan. Kaya one day, you know, gigising na lang kayo, problem solved na pala kayo, no? One day, gigising kayo, magaling na pala kayo, no? One day, gigising kayo, malakas na pala ang inyong katawan, no? Kaya magtiwala lang kayo, no? I-offer ninyo yan kung ano man ang mga problema ninyo, ano man yung mga concerns ninyo sa buhay, lift it all up to the divine, no? And He will come to the rescue, He will come to help you, to send you people that can help you, yung gano'n. Kasi yung Divine Universe naman, di ba? He's working behind the scenes. He's sending people sa buhay natin, no? He's sending channel, no? Channel para matulungan tayo. So,
huwag kayong mag-alala. Huwag na kayong mag-overanalyze. Huwag na kayong mag-overthink. No? Magdasal na lang kayo. I-offer ninyo sa Panginoon yan kung ano man ang inyong mga pinoproblema. Okay? If there are people na, alam mo yun, handang tumulong sa inyo, if there are people that are reaching out to you and offering help, why not? I-consider ninyo yan. Because remember, kung nagdadasal kayo ng tulong, naghihingi kayo ng tulong sa Panginoon, that could be the person that is being sent to you ng Divine Universe para makatulong sa inyo. So consider that help as well from other people. Okay? Seven of Pentacles. Ayan. So this is a time for you to reevaluate and reassess the things that are happening sa buhay ninyo. Kasi maaring meron kayo dito yung tina-target na ma-accomplish ninyo at some point sa buhay ninyo. And maybe, ano, hindi pa siya nangyayari. Ano? Maaring lumabas na kayo sa timeline ninyo, pero hindi pa rin siya nagka-come to fruition. So, maaring ganun ang sitwasyon. But, this is the time for you to re-evaluate, no? And then reassess the things that are happening because maybe meron pang kulang. Maaring may mga bagay pa na hindi pa kayo nagagawa na necessary para matupad na or mangyari na kung ano man ang inyong mga ine-expect ditong mangyari. No, Gemini? So that's all I have for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello Libra, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Libra. Your loved ones are guiding you from above. Ayan. See, mahal na mahal kayo ng mga loved ones ninyo na nag-pass on na on the other side. They are there in heaven. Ginagabayan ka at tinutulungan ka. So, what else? Family is everything. Always make sure you acknowledge this. Ayan. So, diba, baka ang iba sa atin nakakalimot, no? Na ang pamilya, ano't ano man ang mangyari, they are still our family. Magkahiwa-hiwalay man tayo ng landas, mag-iba-iba man na parte ng bansa or iba't ibang parte ng mundo man tayo mapunta, iba't iba man ang mga paniniwala natin, iba't iba man ang mga nangyayari sa buhay natin, family is family, no? At the end of the day, family is everything, no? Diba? We always go back to our families. Kahit saan man tayo makarating, saan man tayo mapunta. So, what else for Libra? Knight of Pentacles. Ayan, trust. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, Libra, maybe you are planning for investments. You are planning for saving your money or putting your money somewhere, no, wherein mag-grow pa siya, mapapatubo nyo siya, yung mga ganon, no? And maybe may trust issues kayo, no, sa it's either sa mga tao na maaaring magproseso ng inyong mga investment or sa mga tao na nag-o-offer sa inyo na mag-invest kayo. You know, maaaring may trust issues kayo dito. Yun ang napipick up ko dito for some of you. But you know what, Libra, in cases like that, you know, always use your own judgment and discernment on that situation. Always tune into your intuition as well. Because lagi-lagi naman, ano, yung intuition natin, yan, gagabayan tayo niya kung ano ang dapat nating gawin, sino ang mga tao na dapat nating pagkatiwalaan, no? Our gut instinct will always send us a message, no? Yung katawan natin, no? Laging magre-react yan. If there is something off-key with a person na kausap natin or something off-key doon sa plano natin, you know, that our intuition will always send us a signal. Kaya lagi kayo mag-tune in sa yung intuition so that you will be guided accordingly. Okay? So, what else? Three of Pentacles, action. This is time for some of you dito to take action, Libra. Maaring you've been planning for something but you are procrastinating. Maaring nag-hesitate kayo because for some reason, maaring may fear kayo. Maaring di naman na
sa pakiramdam ninyo siguro kulang pa yung mga bagay na kailangan ninyo or kakailanganin ninyo para makapagsimula kayo, maaring mga ganun, ano? But, you know what? Ang imbitasyon sa inyo dito, take action na Libra, no? So, maaring kompleto na ang lahat, no? Sa akala ninyo, hindi pa kompleto, pero maaring kompleto na ang lahat, nakakasana, kumbaga, ang lahat. Ang kailangan na lang ay kayo para mag-take action kayo. Magsimula na kayo. Magsimula na kayo na mag-single step na kayo nang sa gayon, eh, makalapit na kayo doon sa kung ano man ang mga pinapangarap ninyo or sa kung ano man ang mga balak ninyong gawan, ano, Libra. There could be collaboration din dito, Libra. Maaring meron ditong umamag-aya sa inyo din. Maaring meron dito mag-offer din ng partnership. Maaring may makipag-collaborate din sa inyo dito. And maybe that could be the reason, no? Kung bakit din kayo magte-take action na, because maaring maiinganyo na kayo dahil meron nag-o-offer sa inyo yung tutulungan kayo, no? So, what else for Libra? We have the Chariot energy, beautiful energy. Angel of Guidance is here sa inyo, Libra. See, you are really divinely guided. Hindi lang, no, yung mga loved ones ninyo ang nagagabay sa inyo, but also the rest of the spirit team, like your angels. Kasi nga si Angel of Guidance ay nandito para gabayan ka, no? Ipakita sa iyo kung ano ang path na dapat ninyong tahakin dito, no? So this is really beautiful. May mga ano kayo dito, may mga tagumpay, no? Na may tagumpay na naghihintay sa inyo dito. So kung ano man ang gagawin ninyo dito, whether taking action towards this, kung ano man ito, kung trabaho man yung karera, bagong plano, bagong endeavor, whatever that is, or investments man, or kung ano man, because this could also be a new financial opportunities, that is also possible. So, kung ano man yan, ano, na gagawin ninyo or sisimulan ninyong bago, you know, you will be shown the way. No, divinely guided kayo, Libra, kaya you have nothing to fear, you have nothing to worry about, you will get to where you need to be. No, so good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yun nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome kayo. Thank you sa inyo support. I truly appreciate it. God bless you all po. For Aquarius, we have, you need to put the music back into your life. Ayan, so kailangan ninyong ibalik, no, ang musika sa buhay ninyo. Maaring in the past, yung music has, ano, has played a significant role sa buhay ninyo. But maybe, you know, for quite some time siguro, for some reason then, eh, nagkaroon kayo ng disconnect sa musika, Aquarius. Maaring hindi na, kung dati mahilig kayo makinig sa music, maaring lately hindi na, no? Kung dati naman nagsusulat kayo ng kanta o nagtutugtog kayo ng instrumento, maaring for some reason ay natigil yan din, ano? Kaya iniimbitahan kayo ngayon na kailangan na ninyong ibalik ang musika muli sa buhay ninyo, no? Para siguro na mas ma-inspire kayong muli, mag-ignite muli ang inyong passion, yung ganon. So what else? We have, while you have a pulse, make every bit of your heart count. Ayan. So take advantage of every opportunity, no, na dadating sa inyo dito, Aquarius. Take advantage of every second, of every minute of your life na meron tayo. Dahil habang humihinga tayo, kailangang i-maximize natin ang mga opportunities na meron tayo, hindi ba? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap dito for Aquarius. We have Four of Cups. Ayan. So, meron ditong offer sa inyo na kumakatok na, no, Aquarius, pero maaaring hindi ninyo pinapansin or hindi ninyo napapansin. But this is a message for you na buksan ninyo ang inyong mga mata, buksan ninyo ang inyong mga tenga, buksan ninyo ang inyong sarili para dito sa mga opportunities na kumakatok sa inyo. Baka maaaring eto na yung matagal na ninyong hinihintay. Maaaring eto na yung answered prayer ninyo, no? Maaring ito na yung opportunity na maghahatid sa inyo ng iba yung saya, fulfillment, contentment, no? Prosperity, abundance, you never know. Kaya kailangan na ninyo na harapin ito, kailangan ninyo na
i-welcome ito, i-entertain at subukan kung kinakailangan, no? We also have Six of Wands, recognition, napakaganda. You know what? This is also a victory energy, Aquarius. Kaya meron kayo ditong tagumpay na makakamit, no? Maaring ito na yung mataganda na yung pinagtatrabahuan. This could be sa trabaho, karera, negosyo, maaring ganon, no? You've worked so hard for this, no? Kaya napaka-sweet victory ito para sa inyo dahil matagal ninyo itong pinagsikapan, pinagtrabahuan, pinaguhulan ng panahon, atensyon yung mga ganon, no? So this is really, really beautiful. Finally, no? Your hard work is going to pay off na dahil kung recognition ang talagang minimithi ninyo, eto na yon, no? Aquarius, eto na yon. Finally, maiilawan na ang inyong performance sa trabaho, ang inyong ginagawa, at marerecognize na yan. Marerecognize na ang effort ninyo ng mga taong nasa paligid ninyo. Kaya, napakalaking achievement ito para sa inyo. Isang malaking tagumpay ito para sa inyo, Aquarius, no? So, we also have Judgment Energy. Angel of the Past is here to guide you sa inyong mga sitwasyon, sa inyong mga pagdedesisyon, because you are being called here to make a decision. This is a very important decision related sa inyong nakaraan. It could be related to your past experiences or past relationships. So this is a very important judgment call dito, Aquarius, that you need to face, no? Nang sa gayon makausad na kayo. Kasi maari din ang iba sa inyo hindi pa nakakapag-move on totally sa past ninyo is because of this sitwasyon, no? Maaring may mga bagay pa dito na unaddressed, no? Remain to be unaddressed from the past, at ngayon maaring naaapektuhan ang inyong relationship sa ngayon or naaapektuhan ang mga sitwasyon sa buhay ninyo sa ngayon because of your past, no? So nandito, no, si Angel of the Past to help you, no, work through your feelings and emotions and thoughts nang sa gayon makapag-decision kayo ng maayos, mas makapag-decision kayo ng mabuti, maharap ninyo ng squarely, kumbaga, ang sitwasyon na to so that you can move on with your life, no, yung ganon. So, good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.